natin ang may bahay po ng lingkod ng Diyos. At siya po ang siyang magsasalaysay sa atin ng history o kasaysayan ng iglesyang ito sa buhay po ng woman of God, Pastora Shannon Carillo. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. And isa po ang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Tunay nga po na sa ating 18th anibersaryo ay ito po ang ating debut. Amen? Tayo po ay nagsisimula pa lang, nagdadalaga pa lang. Okay? So, ang Kingdom of Jesus Fellowship International Christian Ministries ay tiyak na ipinanganak mula sa puso ng Diyos. It was born and will be born always from the heart of God. In October of 1989, ang Kingdom of Jesus Fellowship was officially founded by its senior minister founder, Reverend Ricardo Ricky D. Carillo. It started from a vision, "Let your kingdom come, let your will be done," which is incidentally our anniversary theme for this year. The first church service was held in number 46 then Ezequiel Street, Concepcion, Marikina City. At mula po sa Ezequiel, Marikina, at ito po ay nagpalipat-lipat sa iba-ibang lugar. Kagaya po ng 15th Avenue, Cubao, Quezon City, sa Kmart, Katipunan, sa Hill Building, Aurora Boulevard, sa 753A EDSA Corner, Camuning, Quezon City, at sa Norbertina Building, EDSA Corner, East Avenue. At hanggang sa ngayon po, ito po ay nagdadaos ng church service sa Quezon Memorial Circle sa may seminar hall. Pero tayo po ay patuloy na nananalangin na tayo po ay bibigyan ng kakalooban ng Panginoon ng isang permanent na church site. So alam po natin na hindi imposible yun sa Panginoon. Kaya po tayo nag-church history, ano po ang dahilan? For us to be able to appreciate what God has done in our ministry and in our lives. Amen po ba? And true enough, in the whole 18 years that this ministry has existed, God has been faithful and true to His word and promises. I remember in the 15th Avenue days, we were having our church in a tent. Ito po ay isang tent church. So dahil ito isang tent, no walls, wala po itong mga dingding. Amen? So, si pastor po, nakita niya yung pangangailangan para sa isang temple. Siya po ay nag-offer ng kanyang Saudi gold na kwintas. Ibinenta po niya yon para gawing poste at pundasyon ng templong itatayo sa 15th Avenue, Quezon City. Kaya't nagkaroon nga po ng bubong at nagkaroon ng pundasyon at naitayo ang isang payak na iglesia o templo sa lugar po ngayon ng 15th Avenue. Naalala ko po, second hand na mga bubong, butas-butas, tinagpian lang namin at pininturahan para magmukhang presentable. Pero ang mga dingding pa rin po ay mga sako at mga kurtina. And so doon po kami, ang mga unang full-time members ay doon na rin natutulog mula sa mga pinagdugtong-dugtong na mga bangko. Naalala ko nung mga panahong yon, ang mga theme noon ay be strong and do the work. Siguro nakikita ng Diyos kung anong bagyo at mga pagsubok ng buhay ang dadaanan ng ministeryong ito. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng panimulang mga tema ng anibersaryo na be strong and do the work. Magpakatatag ka at gawin mo ang pinapagawa ko. Ito po ang mandate at sinasabi ng Panginoon. At tunay nga po in the following years to come, tunay nga po na nasubok ang tatag at lakas ng iglesyang ito. Pero batid ng lahat, na sa dami po ng pinagdaanan ng iglesyang ito, patuloy po itong nakatayo, patuloy na pinapatatag ng Diyos. Kaya nga po, nag-evolve yung battle cry na Kingdom of Jesus Fellowship, a kingdom that cannot be shaken. Amen? So dumating po ang mga shakening, dumating po yung mga pagyayanig, dumating po yung winnowing, dumating po yung mga bagay na iyon. Pero ang mga matatag ay nanatiling matatag at ang mga hindi kumapit ng mahigpit
ay nangawala po. Pero the Lord has been faithful, patuloy po tayong lumalaki, patuloy po tayong lumalago, at patuloy po tayong nag-e-expand sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Bahagi po ng vision and mandate na binigay ng Panginoon sa lingkod ng Diyos ay ang Philippines, you have a destiny in Jesus Christ. Ito ay isang mandate at vision na ibinigay ng Panginoon sa lingkod ng Diyos upang dalhin ang bansang Pilipinas specifically at ang buong daigdig at ang bawat Pilipino at ang bawat Kristiyano sa kanyang mataas na patutunguhan sa ating Panginoong Hesukristo. At bahagi nito ay ang pag-ikot ng Man of God sa mga churches, pag-conduct ng mga seminars, pag-conduct ng mga revival meetings upang ang mga churches ay patatagin, palakasin, at dito po lumabas ang apostolic calling ng lingkod ng Diyos. Hindi na lamang po sa iglesyang ito, kundi ang Diyos po ay ginamit siya mightily sa buong Pilipinas to conduct mission work and to conduct conferences and seminars. Ang lingkod ng Diyos po ay nakarating ng Capiz, ng Samar, ng Catanduanes, at marami pa pong mga churches kung saan siya po ay nag-conduct ng mga seminars. At hindi po mapapasubalian ang impact na naiwan niya sa mga iglesyang ito, sa mga buhay ng mga pastor na ito. Alam nila sa kanilang mga puso kung sino ang kanilang spiritual father, kung sino ang nagpatong sa kanila ng kamay, kung bakit sila nakarelease sa kanilang tawag. Sapagkat ang Philippines, you have a destiny in Jesus Christ, ay specifically to release the Christians, specifically the pastors, yung mga nasa body of Christ, na hindi malaman kung ano ang tawag nila. Siya po ang nagko-confirm at nagpapatong ng kamay para makarelease sila sa kanilang tawag. So ito po ang naging bahagi ng kanyang misyonaryong trabaho.